Okay. Alright, pangalawang talo. Ito na. Nakikinig si Po ngayon. Si Po. Nakikinig. Ay, Po. Noong estudyante pa lang ang komedyanteng si Po, ay mahilig siyang tumambay sa tindahan ng kapitbahay nila. Talaga ba? Kinikwento niya to sa atin madalas. Sige, ay doon to kung naaalala mo. Anong paninda ng kapitbahay ang minsay na huling binubulsa ni Po? Alam niyo, sa dami-dami ng mga ano, matribiyan, baka malikot pa kamay ang nilagay niyo. A. Sardinas. B. Bigas. Yes, Kuya Kim. Kaibigan ko yan. Ano yung kwento niya sa akin talaga, ang ibinubulsa niya kasi nga noon talaga, pag may bigas ka, pinagkasaluhan niyo yun eh. Yeah. Maraming bigas, mas marami kayo pagkain. Kaya bigas ang kanyang inano. Oh, minsan nilalagay niya sa bulsa rito, sa kaliwa. Minsan nilulunok ko sa bibig. Tapos pag tinakas, saan ka galing? Yeah. Hindi siya makapagsalita. Bigas ang kanyang kinukuha. Bigas daw, yes. Mamang, alam ko po tumatawa-tawa tayo dito, pero this is a sad story. Kasi during the time, si Sir Po. Si Po, ano talaga, medyo gipit-gipit talaga sa buhay. Oo, tragic yun. Pero naka-diet. No rice diet siya. Yes. Ay, natatawa siya. Hello. Tragic story pa siya. Natatawa. Nakakaloka yung wala daw makain pero nagda-diet. Bigas or sardinas? I'm gonna guess. Yeah. Bigas. Bigas. Kabog or sabog in? 5, 4, 3, 2, 1. Alam ko ako doon. Bigas! Ano yan? Laging alam nyo, misan, sa hirap ng buhay natin na pinagdaanan, ngayon, pag kinukuwentuhan, dinadaala na natin sa comedy. Tama. No, binabalikan natin as comedy na lang. Pero talagang inaano niya yung sobrang hirap ng buhay, tapos uuwi siya sa bahay, tapos iipunin niyang gano'n. Sasain, di ba? Pero wag niyong gagawin yun, masama yun nga! Okay, eto na! Ang iyong pangatlong sang tanong! Noong 2015, ay nag-request sa akin ang kaibigan nating si Chokoleit ng aso bilang birthday gift. Anong klaseng aso ang ni-request ni Choki? A. Lhasa Apso. B. Vision Prise. O baka kinig muna ka sa'yo, di ba? Ah, sino? Kayo muna, lady. Sa tingin ko, ang aso lapsa. Ah. Una, pakinggan mo ha. Okay. Sabi na naman ng mga madre to. Kasi sa tingin ko, hindi pwede yung pangalawa, yung isa. Ano pangalawa? Vision Frise. Kasi unang-una, hindi mapopronounce ni Chokoleit yun. Ako nga, di ko na-pronounce. Ako, yun na nga. Kaya doon na lang siya sa madaling sabihin. Tama! Na? Lhasa Apso. Lhasa Apso. Kita mo, pati ako. Kuya Kim! Si Chokoleit, pinangalanan ng Chokoleit ng kanyang magulang dahil allergic siya sa Chokoleit. Oo. Kaya pati sa aso, dapat anti-allergenic ang asong pipiliin. At ang Vision Frise ay isang anti-allergenic na aso. Kahit na singutin mo ang balahibo niyan, hindi ka mahahati. Bakit mo naman sisinguti? Bakit naman sisinguti? Eh, ba't di mo sinisingut ang aso mo? Yung aso mahal mo, ginaganyan mo yan eh. Kuya Kim! Lhasa Apso din! Hypoallergenic! Yes! Lhasa Apso! Asya! Dahil, binigyan niya ako ng aso na Lhasa Apso din. So, alam mo yung magulang noon, Lhasa Apso din. Sige! Pero, pipigit pa rin ako. Mukhang siguradong-sigurado si BFF sa Lhasa Apso! Tignan natin! Kabog or sabog in! 5, 4, 3, 2, 1! Ayan. Lhasa Apso. Ano ba? Ayan. Oy! Ayan. Vision! Inilin niyo ako sa ang tawag siya? Sa elimination? Ganun tawag. Ang tamang sagot... Process of elimination. Ay Vision Frise. Bakit ba ito bangge? Nag-text sa akin yan, mahal yun sis. Sabi pa naman sa akin, Pookie, birthday ko na. Bigyan mo naman ako ng vision. Sabi ko, huwag kang mga ambisyon, mahal-mahal nun. Pero teka lang, trivia lang ha. Ambag-ambag tayo doon, alala mo yung pangalawang aso. Nasa aso kasi yung pangalawang aso. Nag-ambag-ambag kami.
Tik Tropa! Pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to, very good ka! For more happy time, watch more TiktoClock videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network official YouTube channel.